Hello guys, welcome back po sa ating munting tahanan, ang Bahay Mo To. Ang susunod na property na ating pupuntahan ay located dito lang sa May Bacoor, Cavite. Ayan, sa mga naghanap ng murang bahay, ito, mas mura ito compared doon sa mga townhouse na ating na-feature nung mga nakaraan. Ito ay row house naman. Ito ay located sa May Grand Strike, Ville 4, dito sa May Mambug 2, Bacoor, Cavite. Tara, samahan niyo ako sa aking pag-visit dito sa bahay. Malapit lang ito dito sa location. Nandito ako ngayon sa Aguinaldo Highway. Ayan, tapos papasok tayo sa May Palikodaanan Road. Nandoon yung pinaka-way niya, papasok doon sa subdivision. Malapit po ito sa Cherry Homes. Kung napanood niyo yung nakaraan kong vlog sa May Cherry Homes, andan lang din siya. Parang kapit ka subdivision lang siya. Or magkatabing subdivision lang. Kasunod lang siya doon sa Cherry Homes. Ayan, ano naman to, low-cost housing, kaya mas mura yung mga bahay dito. Maraming salamat po sa mga patuloy na nanonood at sumusubaybay sa ating mga videos. Sa mga bago pa lang sa ating channel na gusto yung mga ganitong content, sana ay i-click nyo po ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong upload. Disclaimer lang po, hindi po kami agent or connected sa anumang company or agency related sa pag-bid for closed properties. Kagaya niya lang din kami na nag-bid para makakuha ng sariling bahay. Ang experience namin sa pag-bid ay share lang din namin sa inyo para makatulong na makakuha kayo ng inyong pinapangarap na bahay. Pasok lang tayo dito sa May Palikodaanan Road. Dire-diretsyon lang natin ito hanggang makating tayo doon sa May Arco ng Mambug 2. Papasok yung way niya sa May 7-Eleven Kanto. Katapat ng, ano ba yun, gasoline station, Flying V. Let's go! Ito yung kanto niya papasok sa May Kanan. Tapos, dire-diretso lang tayo. Sandal niya lang ang ating biyahe. Sa mga kabisado naman dito, pwede na i-forward ang ating video direct na doon sa property. Ayan. Pero kung hindi kayo familiar, sandal niya lang po ang ating biyahe. Malapit lang po ito dito.
andito na tayo sa pinaka main gate ng Grand Strikeville 4. Ito siya. Yung location ng property is dito lang siya sa pinakaunang kanto. Liliko lang tayo pa kanan. Ayan, yung kalsada dito pala is medyo makitid kasi row house po ito. Ito siya. Tapos, parang mga ano yata ito, mga 3 meters lang yung wide ng kalsada. Medyo makitid siya, masikip kasi madaming nakapark din dito. Ayan, mga motor sa gilid-gilid. Pero ang ganda ng location kasi ang lapit niya sa pinaka main gate ng subdivision. Yung supply ng tubig dito, huwag kayong mag-alala kasi maganda yung supply ng tubig dito. Naka-Maynilad siya, pero bibihira lang naman mawala ng tubig kapag meron lang talagang schedule na interruption si Maynilad. Pero kapag normal days naman, halos buong araw siya merong supply. Andito na tayo sa pinaka-location ng bahay. Ito siya sa may kaliwa. Andiyan pala si Kuya, siya yata yung nakatira dito sa may katapad na bahay. Kinausap ko siya, sabi niya wala naman daw nakatira talaga dito sa bahay. Tsaka matagal na daw lang nakatira dito. Maliit lang po talaga ito kasi nasa mga 28 square meter lang siya. Pero kapag napapa-extend mo naman siya, abot naman siya ng mga 33 square meter siguro more or less. Ayan. Makikita niyo naman sa kabilang bahay, extended na siya. Itong property ay available sa second public auction with a discount under Trans SPB 242. Ang acceptance of bid offers is from July 24 to 28 and then opening of bid offers is on August 2. Ito ang item number 128 with property number 815-202-1028-0087. Ang property location is at Grand Strikeville 4, Block 2, Lot 18, Barangay Mambug 2, Bacoor, Cavite. Ito ay isang row house na may lot area na 28 square meter and then na floor area of 27.65 square meter. Ang minimum bid prices of pag-ibig is 572,094 pesos. And then, ang monthly gross income na required based sa minimum bid price is 10,197.49. At ito ay isang unoccupied property. Try natin siyang silipin. Mukhang sarado daw itong unit. Sabi ng kapitbahay, sarado daw ito. Kaya hindi natin siya mapasok sa loob. Pero itong klase ng row house is ano siya, loft type siya. Meron siyang loft sa loob na parang pwede mo siyang gawing kwarto sa taas o higaan. Tapos sa baba yung magiging living area mo. Yung lababo niya is dito siya sa may gilid. Tapos meron din siyang CR. Ayan, silipin natin yung dito banda. Hindi talaga natin siya mapasok kasi sarado. Pati yung mga bintana niya is intact din siya. Hindi din siya mabubuksan. Ito yung space niya sa labas. Parang naka-default siya na laundry area. Pero pwede mo naman ipapa-extend papaharap. Silipin natin yung bintana dito sa may CR. Ito siya. Bukas naman kaya makikita natin siya. Ayan. Bukas din yung pinto sa loob ng CR. Ito siya. Ano lang siya, maliit lang talaga yung CR niya, sakto lang. Tapos yun, hindi natin masilip yung pinaka main. Yung mga row house naman dito is nagkalat din naman siya sa mga social media site. Kaya nagsearch ako ng mga picture, ganito yung itsura ng loob niya. Ayan, ganyan siya. By default, nakadikit yung lababo niya sa may CR. CR po yung nasa likod. Tapos yung hagdan niya is yan. Ganyan yung itsura ng loft type niya. Ito naman yung itsura niya sa harap. O, oh, diba? Kung gusto niyo naman magka-idea kung paano i-renovate yung unit, search nyo lang po sa Facebook. Madami pong nagkalat na ano. Search nyo lang yung name ng subdivision. Madami po kayang makikita na design ng mga row house dito na loft type na pinaayos siya. Maganda siya pag naayusan. Ayan lang, tatagos lang ako doon sa kabilang dulo. Dito ko na lang tatapusin ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Hanggang next time po ulit, ingat tayo palagi and God bless. Good luck sa bidding.